Good morning, welcome sa ating channel. Narito tayo ngayon sa may Coca-Cola plant, Ilocos. Ito yung planta nila sa may Coca-Cola tayo, guys. So check ko rito is meron silang pinalitang pyesa, which is the outdoor board ng unit. Check natin ano ba yung nangyari. As per dun sa pinaka-head nila, hindi daw gumana. So tara, check natin ano ba yung mga naging problema. Tara, samahan nyo ko. Ito, guys, check natin tong pinaka-wirings nya. Bago na. Okay, so, pero double check natin, guys, kung may sayad pa ba siya o wala na. So tara, check natin. Ang gagawin natin is baklasin natin to lahat. Tanggalin natin yung termination niya dyan sa 1, 2, 3 tsaka ground, same time dun sa loob. Okay. O tara, check natin yung insulation resistance nito, kung nagdugtong ba talaga sila o hindi. Tara. Okay. Bago ang lahat, off natin tong breaker. Make sure na wala nang supply dito sa may okay wirings niya. Okay. Checking ng mga terminals, wala naman siyang supply, so ready na tayong baklasin yung connection. Okay. So ayan, nabaklasin na natin. So tara sa baba, i-check natin. Dalhin natin tong insulation tester para sa double checking na line 1, 2, 3, tsaka ground. Yung line neutral, tapos communication, tapos ground. Okay. So, bali ito, guys. Tinanggal ko na rin yung connections nitong transmission wires natin from outer unit. So, ito yung dulo nung tinanggal nating mga wires dun sa labas kanina. Okay, ito. Pan-checking ng insulation resistance, pumapalo pa rin yung tester natin. So ibig sabihin may sayad itong bagong palit na wires. So napalitan na to, guys, pero dinaan ulit sa same conduit. So yung pagkahihila siguro sa sobrang haba ng wires na to, may mga natuklap o di kaya may mga na-damage na insulation, kaya ganyan pumapalo yung insulation tester natin. So ayun, bago natin ituloy yung checking nitong unit, kailangan ma-rectify muna tong mga transmission wires para accurate yung magiging diagnosis natin. Okay. So ayun. Ayan, guys, pauwi na tayo. So ayan yung naging resulta ng check up natin. So nagpalit sila ng wire, pero hindi pa rin pasado yung insulation resistance ng wire, pumalo pa rin eh. So pagdating ko sa bahay, isasample ko yung kahit gaano kahaba yung wire na yan, dapat hindi yan papalo, kasi may dalawa akong rolyo ng wire sa bahay extra ko. So itetesting natin isang 3.5 na wire, tapos isang 2.0 na wire. So i-insulation tester ko mamaya yung dalawang dulo nun, tignan natin kung papalo. Pero sure, 150% hindi yun papalo, kasi hindi siya shorted, wala siyang wala siyang connection. Hindi nga siya shorted. Okay. So ayun, subukan natin sa bahay mamaya. So imbes na magpapahinga ako, gagawin muna natin yun para at least magkaroon tayo ng idea na kung maayos yung pagkakalatag ng wire, hindi papalo yung meager tester o insulation tester natin. So ara, tara, uwi na tayo. Pag di ka pa nakapag-subscribe, tulungan mo naman ako. Mag-subscribe ka na para matulungan mo ako. At the same time, mas i-recommend pa ni YouTube yung mga video yung ipapalabas natin. So, tara! Bawin na tayo, guys!
nag-aantay yung pamilya natin. So kailangan pag pauwi tayo galing trabaho, mag-ingat tayo. Ang number one na alalahanin natin is may naghihintay sa atin na mahal natin at minamahal tayo. So, tara! Baka nyo mamaya pag uwi ko, yun yung unang-una kong i-discuss, guys. I-discuss ko kung papalo ba talaga yung bigger tester natin kahit masyadong mahaba. Kasi kanina, yung pinakamatanda nila dun sa planta, dyan sa Coca-Cola plant, na hindi lang ako, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako sa kanya, hindi kaya mas magaling siya sa akin. Ang inaano ko lang is yung katotohanan, tignan natin. So ito, wala namang pagalingan dito, kumbaga ang inaano lang natin is i-justify lang natin, guys, kung tama ba yung theory niya kanina na kung mahaba yung wire, papalo talaga siya. Pero pag maiksi, hindi siya papalo. So, nag-sample kasi ako kanina, guys, ng maiksi lang na wire. Hindi talaga pumalo kasi walang kwan eh. Walang connection sa mga wires kahit maiksi siya. Pero ako, kahit mahaba yun, hindi pa rin papalo yun as long as maganda yung insulation ng wire natin at pagkakalatag ng wire natin. So, tara. Masyado na akong madaldal. Marami na akong nakwento na naman. Ito, pauwi na ako. Excited na ako pauwi. Nag-aantay yung anak. So, ayun. Abangan nyo mamaya. So, ayun. Magda-drive na ako, guys. See you later! Nakarating na tayo sa bahay. At yung sinasabi ko, may mga extra wire ako dito. Okay? Isang 2.0 tsaka isang 3.5. Pero hindi ko naman na kailang paghaluin tong dalawa. Ito lang, extra wire lang yung kailangan ko, ito. Iba't ibang klaseng wire to, may 3.5 tsaka 2.0. So, i-explain ko dito. Kahit magkakadikit yung main, kahit gaano kahaba to, dapat yung major tester natin, insulation tester natin, hindi dapat papalo. Kasi maganda yung pagkaka-insulate ng wires. Okay, sige, tara. Check natin. Okay. Bago kong bihis, anuin muna natin to. So guys, oh. Ito, babalatan ko to. Yan. The same time, babalatan ko rin to. Yan. Ito rin, balatan rin natin yan. Yan. Tapos ito, balatan rin natin. Okay. Ayun, check natin. Tama, mahaba to, di ba? Kahit gano'ng kahaba yan. Pag maganda yung insulation, tsaka walang matuklap yung insulation ng wire, hindi dapat papalo tong insulation system natin. Yan o. Yan. Lagyan natin sa mega ohm, saka natin ilock. Pag mas din nyo to, guys, dapat hindi papalo yan. O. O, never siyang papalo. O. Magkakadikit na tong wires natin, guys. O. Never to papalo, hindi talaga papalo to kasi maganda yung pagkaka-insulate ng wire natin. Yan o. Never siyang pumalo. Compared dun sa site kanina. Yan o. Oh. Yan. Yan. So, yan. Pag papalo yan, grounded yan. Pero ito, kahit yan nakahaba yan. Yung wire nyo yan. Pag maganda yung insulation, hindi gagalaw to. Yan. So, justified na pag maganda yung insulation ng wire natin, infinity yung reading ng resistance natin. Yan. So, yun. So, hindi mo na ako nagbihis, ha. So, kahit gaano kahaba ito, itong wire na to, yung transmission wire na yun, from indoor to outdoor, kung maganda yung pagkakagawa, hindi ito papalo. Okay? Hindi yan gagalaw.
kasi yung reading natin kanina nasa 100 plus 125. So ayun, so hindi muna ako nagbihis guys ha. So ayun, at least may natutunan tayo ngayong araw. So ayun lang. So yun yung isang dahilan kung bakit hindi gumagana yung bagong aircon na floor mounted. Okay. So Daikin yun guys. So kahit ano namang klaseng aircon, kung maayos yung pagkaka-install natin, magiging okay yung unit. Pero kapag pumalya tayo sa mga transmission wirings from indoor to outdoor, doon na nagkakatalo. Okay? So, ayun yung nakita nating problema kanina, yung transmission wirings niya. Hindi maayos. So, kailangan mo nang ayusin yun bago natin i-check ulit. So, ayun lang. So, I hope nakatulong guys. So, pag di ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe para matulungan mo naman ako. Tapos pakilike na rin yung video natin para mas i-recommend pa ni YouTube ang mga video yung i-release natin. So, salamat!